Napasakay na kami. Dito kami sasakay. And clear lang natin na itong mga kasama ko, hindi itong mga arestado ng Bato Police. Papunta tayo sa Doppler radar ng Virac kung saan makikita natin doon kung paano ang magiging o gaano magiging karami ang buhos ng ulan ngayon sa Bagyong Ambo. So katabi ko ayan yan si Miss Maganda ng JME News at yung naliligaw. Ayan, medyo maingay kami at ang aming driver medyo naliligaw. Ayan, hindi masyadong kabisado ang daan. Ayan si Joris, si Hi Joris of Radio Pilipinas. And si Miss Lawrence ng Radio Oragon. Medyo, ayan, tingnan mo naman yan, na mapupunta ng coverage yan, mga ka-RS. Pero tingnan mo, wow legs, parang chicken joy ba? A few inches later. So ngayon naghihintay kami sa advice ng Bato Police para sa aming transport para akyat doon sa Doppler radar. Ngayon ang Bato Police, makikita nyo ang kanilang desk officer, si Madam. Ayan, mula taas hanggang baba. We can call this some kind of PPE or personal protective equipment. Para pa rin yan sa ginagawa nating measures to prevent COVID. A few moments later. Nandito tayo sa Bato Police. Kung saan naroon ang Doppler radar. Magpapa-assist tayo para mas ligtas ang ating pag-akyat doon sa nasabing radar. Alam niyo itong radar ng Virac, isa ito sa ilan lang ito, may tatlong radar lang siguro dito sa buong Pilipinas at isa nga itong Virac Doppler radar. May isa ang alam ko, meron sa Giwan, Samar at isa pa sa Hilagang Luzon. Right, so ngayon napasakay na kami. Dito kami sasakay. And clear lang natin na itong mga kasama ko, hindi itong mga arestado ng Bato Police. Ayan si Sir Renen. Say hi Renen. Alam niyo itong si Renen, siya po ang designated PIO ng Bato Police. Dati din niya na nasa broadcast, kaya alam niya ang buhay ng media. Malakas na ang ulan at hangin na dito sa Doppler radar. Kung yung sikita talagang wala na nga tayo makita kasi puro na yan na hangin. So yun pa rin ang ating trabaho ibigay sa inyo ang lahat ng mga informasyon na pwede ninyong malaman habang tayo ay nasa panahon ng sakuna. Alright, so dito tayo sa mga rooms ng radar. Tinatawag nilang data analysis room. Ayan, mayroong observation room. Mayroong data storage room. Alright, so ngayon nandito tayo sa loob ng observation room ng Doppler radar kung saan ayan po ang kanilang mga equipment. Nakikita natin yung mga galaw ng bagyong Ambo. So yan ang ating pag-asa officer, si Sir John. Sir John, please say hi. Hello, kay bako po digdi si Ronitz na Rodolfo. Yes, yan. So medyo mapalad tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa lugar.
inches later. Balik istasyon ng pulis kami dito sa Bato. After andito kami sa loob ng kanilang dirty kitchen. Ito sa likod ng istasyon. And ayun, tuloy-tuloy ang serbisyo ng ating mga kaibigang pulis dito sa Bato. So may kape. Yung iba, bahaw ang tinitira. Kaya tingnan nyo, medyo wala na sa forma. Ano ang sabi mo ito po? Hoy, wala pa po kami lunch. Ang sarap kasi ito. Ayun, wala pa na sila ng lunch. May papaya dito kasi, o papaya na may sardinas, may kumpang karne. Tandaan nyo, wala pa kaming lunch. May isda, may sabaw. Ito pa, flying fish muda. Ayan, stand up. Preto. Ayan, si Bahaw Girl. Medyo PG ang mga datingan nito, mga... Ganyan ka challenging, ganyan kasaya ang aming buhay dito sa media. So yun, tapos na ang ating coverage for the day. And ngayon, ang bahay naman natin, ang ating asikasuhin, still in preparation for Typhoon Ambo. Okay, so yan na muna ang ating vlog, first vlog for this channel for today. Take care everyone and expect more sa mga susunod na araw. Pero ngayon, kailangan na muna natin magpahinga, maghanda para sa susunod na, or maghanda para sa darating na magdamag.